Okay. Ayan ito, sir. Ayan. Hindi pa din maluwanag. Ayan. Okay, ayan. Ayan. Okay na. Ganyan ka kaya. Ayan. Para live na kaya. Parang live na po yata tayo. Okay. Ulo ng hair ko. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. This is Jen po from Feel Teta Boys. And then, kasama na natin po ngayon si Sir Peter. Sir Peter, mag-hi po kayo sa lahat. Hello! Ayan, Duterte. Sir Peter, ano po bang magaganap ngayon dito sa Mayflower sa Taipei po? Well, nandito tayo sa Taipei para kausapin ang ating mga global Pinoys in Taiwan, no? Para ipaliwanag sa kanila ang kampanya ni President Duterte tungkol sa pagbabago ng ating gobyerno tungo sa isang federal system of government. Good morning po sa ating lahat. Pasensya po kanina kasi unstable po yung signal natin. So, this is Madam Rowan po, yung leader ng Hugpong Federal. Madam? Good morning po sa lahat. So, andito po kami ngayon sa Mayflower, yung venue po for the orientation, and we are inviting everyone to please join because this is an educational. Marami po tayong matututunan, and let us be aware kung ano po yung nangyayari po sa gobyerno natin ngayon and kung bakit kailangan natin mag-shift to federalism. Okay. So, yun po. Sino po yung mga guests natin ngayon, madam? So, kasama po natin ngayon si Sir Edoy at saka po si Sir Peter Lavinia. Yeah. So, invited po tayong lahat. So, wala pong lahat po kasali. Lahat po ng mga kababayan natin o kung sino mang gusto nyong invite. Mapakaya ka ba? Oh, wala pa na nag-start. Okay. Dali ka. Para hayag-hayag gamay. Sige. Okay. Ready? This is take 5 na po yata sa live natin this morning. So, magandang umaga po ulit. This is Jen from Feel Teta Boys. And dito po tayo ngayon sa DDS gathering po sa Taipei, sa Mayflower. And kasama po natin si Sir Peter Shalavinia, si Sir Edoy, and of course, yung leader po ng Hugpong Federal sa Taiwan Chapter, si Miss Roan Go. Hello, good morning everyone. Nandito po tayo ngayon. Kasama natin si Miss Jen, and of course, Sir Edoy and Sir Peter. Umiyahi pa po sila all the way from Manila para lang po ma-orient tayo about sa federalismo, yung konsepto po nun. So, we are inviting everyone to please come and join us para po may matutunan po tayo. And malaman po natin kung ano yung magandang may dudulot ng pag-shift natin sa federalism. Kasi Madam Rowan, ang dami pong mga issue ngayon tungkol sa federalism. So, Madam, ano po ba yung pwede kayang mangyari dito sa Taiwan bilang magiging chapter na kayo ng federalism? So, ano po kaya yung mga plano? Plano na po for federalism at paano po kayo makontakt? So, ayun po. Today po, meron po tayong orientation. So, para po ma-educate tayo about sa federalismo. Yes. And then, after po noon, yun po, kailangan po ng suporta ng Pangulo natin. Although hindi niya talagang sinasabi na, sige, i-push nyo yung ano. So, tayo na lang po, meron po tayong initiative, so gamitin po natin yun. So, ayun po, dahil gusto po, lahat po tayo gusto makatulong sa bansa natin at gusto mapaunlad. So, yun po, number one po yun is yung suporta po natin lahat. Ipakita po natin, hindi lang po during campaign, hanggang po ngayon, kailangan po talaga ng suporta. So, yun po yung number one. And pag napakita po natin yun, sunod-sunod na po yung... Yes, exactly, Madam Rowan. So, mamaya po, malalaman natin yung pinaka-focus talaga, advocacy ng Hugpong Federal. And syempre, kasama natin the no other than president po ng Hugpong Federal sa Taiwan. Pumunta po kayong lahat. Yes. Lahat po invited. Wala po siyang kung sino-sino man. Lahat po. Interesado po kayo. And of course, kung talagang gusto natin ng pagbabago po talaga, pumunta po tayo para may matutunan. This is for free. So, yes. Take advantage po. Okay. Ayun. And meron pong t-shirts. Limited lang po yung t-shirt na ibibigay yata.
konti lang. Oo, ayan. So, pakita natin po si Sir Peter kasi andun po sila. So, turn ko po yung camera. Sandali. Ayan. So, paano po pumunta dito sa main tower? Actually, it's kind of, ayan po, isa, one of the officers po. Sir Mike, hi sa lahat. Ayan. Hi. Okay, so, medyo, this is like a lounge po. Pwede po kayong pumunta dito. First time po din po dito. So, ayan po yung spaces. Maaga po mag-start kasi mamaya marami na po tao. So, we're moving forward para po makausap si Sir Dako at saka Sir Peter. Okay. Sir Dako, hi po kayo. Hi, morning. Music ni Sir Peter. Okay. Sir Peter, this is take 5 na po sa live natin. So, ulitin po natin, sir. Ano po yung magaganap ngayong umaga po? Magandang umaga sa mga kababayan natin dito sa Taipei. Magkakaroon tayo ng forum sa ating mga global Pinoy dito sa Taiwan para maipaliwanag natin ang kampanya ni President Duterte tungkol sa pagbabago ng ating sistema ng gobyerno. From unitary system to federal system. Yes. Sir Peter, atin maraming salamat po. Kasi actually po, volunteer po ang pagpunta ni Sir Peter dito at saka ni Sir Edoy. Sila po mismo from Manila papunta dito sa Taiwan and kahapon po sila dumating. So sir, ano po yung masasabi ninyo sa Taiwan po? Well, ang Taiwan naman talaga isang matagal ng developing country at developed mga ito, industrialized. Marami mga Pilipino dito, mga factory workers. Matagal ng kaibigan ng Pilipinas, ang Republic of China. Meron tayong One China policy, pero yes, na-maintain natin ang good relations with Taiwan. In fact, meron tayong Manila Economic Cooperation Office dito, yung MECO, na nagsisilbing ating embahada. Maraming mga Pilipino workers dito. Kawawa yung namatay pala nung nakaraang linggo sa Lindol, sa si Melody po, Eastern Taiwan. Marami rin mga estudyante dito na Pilipino. Sir Peter, may na-discover po kaming napakagandang good news kasi according to Sir Peter, meron pong sister na district or area ang Davao, which is sa Kilong. So sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin paano po naging sister ng Davao ang Kilong? Ayun. Well, matagal na ito na history. Noong 1967, nang na-elect sa Davao City, si Mayor Elias Lopez, malakas yung Lions Club ng Davao City, na kilala nila mga Lions Club ng Kilong. At mula noon, nag-establish ng sister city relations. Isa sa pinakaunang sister city ng Davao City, ang Kilong City na dito sa Taiwan. Meron pa po bang iba, sir? Well, marami ng sister city ang Davao. Sa China, meron tayong... Saan po sa China? Nanning, sa Guangxi Province. Tacoma, sa United States. Last week, bago lang nagpirma si Mayor Inday Sara, sister city with Oahu sa Hawaii. Ano po yung advantage pag naging sister city ng Davao po? Ano po yung pwedeng benefit po ng from Davao and that area, di ba po? Well, aside from government-to-government relations, meron din tayong tinatawag na people-to-people relations. So, promoting education, culture, exchange, no, yung tourism, at may mga investment promotion din. So, isa na din po yun ba yung may direct hiring po from Davao? Papunta dito, yun po ba yung isa? Pwede rin yan mangyari, no? Depende sa host city na kung kailangan nila ng mga workers, mm-hmm, pwede sila mag-recruit doon sa kanilang sister city. Okay. Sir Peter, maraming salamat po. So mamaya, we will have a live coverage po. And ako din po yung kukuha ng live coverage sa mga orientation po nila. Abangin so, niyo po. Yes, mag-hi po. Yan po na Sir Dako. Ayan. And Sir Peter, mag-hi po kayo sa family po ninyo sa Pilipinas. Hello, lahat sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga sumuporta
nag-rally kahapon para sa federalism diyan sa Quezon City Memorial. Organized ito ng bagong grupo, yung I Conform Federal Movement of the Philippines. Pero yung sarili naming grupo na galing talaga sa Davao, yung Hugpong Federal Movement of the Philippines, naglunsad ng isang ocean cleanup at tree planting kahapon din. Ah, okay, that's good. Tree planting pala. So, pwede po ba yan gawin sa buong Pilipinas, sir? Yes, actually, ginagawa natin yan sa buong Pilipinas monthly, no? Para meron tayong continuing activity sa ating Hugpong Federal Movement. Kasi kung puro educational campaign, ang iba, ilang beses na naka-attend. So sabi namin, gumawa tayo ng mga community service programs. Katulad ng ating tulong sa Marawi City. No? Ayan. Sir, meron po tayong dumating na very active po. Lahat actually dito po is sa DDS po sila. Very Hello. Active po. Ayan po si Madam... Morning. Madam Vermarie. Peter Shulavina. Kilala kita, sir. Ayan. So, ayan dumating. I'll turn the camera po para makita po ninyo lahat ang mga tao dito. Hello. Secretary po na sila. Makita kasi pag ganyan medyo nagdidip. Yan po yung mga kaibigan natin. So, interviewin po po sila isa-isa habang naghihintay po tayo kasi hindi pa po nagsisimula formally yung ano natin. Hindi pa po nagsisimula yung live natin. So, alam po dito. Depende na sa mga champions. Sige, sir. Ang bag. Sunduin nila si Erdoy. Okay. So, si Madam Roan tsaka si Sir Dako po yung mag... Ayan. Hello po, Kuya. Kamusta po? Yes. Good morning. And yung isang napaka-active leader natin, naalala niyo po ba siya? Yung sa DDS talk natin, si Madam Vermarie. Ayun. Ano nga po yung topic natin nun, Madam? Fake news. Sa fake news, di ba? Naalala niyo po yun. Okay. Fake news. Yes. So, dito na po muna kayo. Habang mag-uusap po sila, dito po muna tayo and babalik po tayo mamaya. Mga kaibigan na, maraming salamat. Ay may isang katuparan at magtagumpay kayo, Panginoon, dahil kasasama namin, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na nagbibigay sa amin ang karunungan, kaalaman, kalakasan, wisdom, Panginoon, kung paano, Panginoon, namin gagawin pa na ng aming mga tungkulin at may isang katuparan, Panginoon, ang bawat layunin mo, Panginoon, lalo-lalo na Lord sa bansa namin, Panginoon. Ikaw nga ang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Ako lang ang hinihingi, Panginoon, na hindi mo kaya ibigay sa asan. Kaya Lord, patuloy namin na tinataas ang aming mahal na Presidente, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang kalakasan sa kanyang pangangatawan. Ilayo mo siya, Panginoon, sa namang trahedya. Ilayo mo siya, Panginoon, sa namang kasakitan. At kung ano man, Lord, ang kaplano ngayon sa kanyang isipan, Panginoon, nawa, Lord, ay naaayon sa iyong kalooban at may sakasabahan, Panginoon, ang tagumpay ay ang bayan, Panginoon, para maisulong namin, Lord, ang pinilisip mong Panginoon. At alam namin, Lord, ikaw ang nagbigay ngayon ng karunungan sa aming Presidente, Lord, para sa kanyang Panginoon, maihapon sa kahirapan ng aming bansa at Pilipinas, Panginoon. Mahal namin, Lord, ang aming bansa. Kaya kahit saan kami naroon, Lord Jesus, sa inyo namin ang tinataas, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang pagpapulong na ito, Panginoon, ang gawain na ito, Lord God, pumagit na ka, Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa mga bisita, Lord, at sa lahat ng narito, Panginoon, buksan mo, Lord, ang aming mga isip at puso, Panginoon. Para sa ganyan, Panginoon, magiging matatag kami, Panginoon, sa laban, Panginoon, dahil kasasakanyan ka namin, Panginoon. Kaya ang lahat ng aming mga dalangin, ang aming mga kahilingan, at ang aming pananalangin, ay itinataas at binabalik namin ang lahat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na sa tumong anak na Diyos namin talagpagpuntas. Amen. Amen. Now let's proceed to our program. Pagbansang awit po tayo ngayon, ha? Saman si Lili, ha? Chairman si Lili.
Kay Ma'am Jenny at saka kay Ma'am Rowan.
Maraming salamat sa lahat. Sa ngayon, ito po yung grupo na dalawa. Ito po yung grupo na OFW Actually po, nakaupo po ako ngayon kasi medyo mahirap po yung location kasi madilim. Nagkakasal po tayo. After po na magsalita is orientation po muna tayo. And after that is we have a program and then continuous na po tayo sa mga kailangan natin. Unahin na po muna natin yung orientation nila sa maraming salamat po sa inyong pagdating. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Narito kami ni Edo para ipabahagi sa inyo ano ang ibig sabihin ng kampanya ni President Duterte ngayon. Yung isa sa kanyang election promise kasi shift tayo ng government system. No? Yung government system kasi dati ngayon isang tinatawag na unitary system na halos lahat ng power ng responsibilities ay nandun sa national government. Ang gusto natin ma-decentralize, mabigyan ng responsibilities, ng resources, ng pagkakataon ang mga regions o ang ating mga probinsya na magsariling governance, no? Na hindi na kailangan umasa doon sa Manila. No? Yan yung ibig talaga sabihin ng sistema ng federal form of government. Well, para na maintindihan talaga natin, mabuti rin na sabi ni Dr. Jose Cesar, ang ating national hero, upo kayo. Ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pamamaraan, di ba? Yes, sir. I think meron din Chinese problem na ganyan. Eh. No? Anyway, titingnan talaga natin ang history ng Pilipinas. Malamang dapat federal form of government na tayo ngayon. Tingnan natin ang ating mapa. Meron ba mga Ilocano dito? Walang mga ito. Oh, Ilocano. Doon sa Northern Luzon. At saka Cordillera. From Cordillera. Oh, Cordillera. Sa Northern Luzon, nakikita natin ang Ilocano. Sa Mountain Provinces, Cordillera. Pababa niya, tawag Central Plain Luzon. Mga Tagalog. No? Of course, sa ending ng Luzon, andyan ang mga Bicolano. No? Punta naman tayo sa Visayas. Western Visayas, dun sa Western Visayas, mga Ilongga, katulad na Rowan. Dito mga Ilonggo. Sa Central, mga Cebuano. No? Negros Oriental, Cebu, Bohol. At kung pupunta naman ng Eastern, Leyte, Samar, mga Waray. Di ba? Sa Mindanao, nung hindi pa dumarating ang Espanyol, ang karamihan dyan, indigenous peoples, mga katutubo sa Mindanao. At yung mga naging Muslim. No? Titignan nyo ang mapa ng Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila. Ganun na ang itsura ng Pilipinas. Meron na tayong mga Rajanates, mga Sultanates, no? Na ang mga ninuno natin sa totoo lang, nanggaling yan sa India. India, tapos maging Malay, nakarating ng mga isla sa Pilipinas. Hindi pa naman Pilipinas ang tawag. Ang unang kingdom talaga sa mga islands natin, Kingdom of Tondo. Kingdom of Tondo. Sa Manila Bay, Tondo. No? Mga recorded yan, 900
After that, AD, after Jesus Christ, 900 AD. Ang pangalawang kingdom ay Rajanini of Butuan. Si ano, nagkakituhay ng mama. Ha? Ang sumunod niya, Rajanini of Cebu. Sino mga sabuano dito? No? No? Ito. J.J. Marami mga sabuano dito. Yan ang next. Oh. Tapos, na-create ang kahukupong, kahukupongan ng Madjaas. Alam niyo sa ayan? Madjaas? Hindi niyo alam, history natin. Yan ang Panay at Negros. Madjaas. May sariling Rajanini yan. Galing yan sila sa India, nakarating ng Sri Visaya Kingdom, nakarating. Ano mga taon yan? Mga ano na yan? 1100 AD o 12,000 AD. Ang sumunod niya, Sultanate of Sulu. Dahil nakarating na ang Islam sa Pilipinas ng 1200 AD, 1300 AD. Tapos meron lang nabuo doon sa Pangasinan, meron nabuo kingdom doon sa Pangasinan, may nabuo kingdom sa Mindoro, at nabuo yung Sultanate of Maguindanao dito sa Southern Mindanao. Yan ang itsura ng Pilipinas bago dumating ang Espanyol. Kung makikita nyo yung itsura ng Pilipinas at yung mga Rajanini, Sultanate of Kingdom, mabubuo yan sa isang bansa, sa isang natural course of development. Sana. Kaya ang nangyari, dumating ang Espanyol, 1521, Magellan. Diba? Tapos sinakop ang Pilipinas. Ang hindi lang nasasaktan ng Espanyol, of course, parts ng Mindanao, lalo-lalo ng Sultanate ng Mindanao, Sultanate ng Sulu, Palawan at Sabah, at ang Cordillera. Yan hindi nasasaktan ng mga Espanyol yan. Pero mula Ilocos, hanggang Cagayan de Oro, Sampuanga City, buong Visayas, nasasaktan ng Espanyol. Ano ang sistema ng government na nilagay ng Espanyol? Unitary system of government. Bakit? Gusto nila na kontrolin ng Pilipinas. So, sa Manila sila ng base. Pero kung titingnan nyo sa Espanya, yun sa Spain, federal form of government sila. Pero ang nilagay nila sa Pilipinas, unitary form. Ang purpose noon kasi, kontrolin ang Pilipinas. So, nagkaroon tayo ng himagsikan. Maraming himagsikan na ginawa ng mga Pilipino. Mula pa na kay Lapu-Lapu, kay Dabuhoy, dito sa Luzon, maraming himagsikan. Hanggang darating tayo sa KKK. Ha? Ang katipunan nila Andres Bonifacio. Nung panahon na yun, pinag-uusapan na ng mga Pilipinong nakarating sa Europe, katulad nila sa Rizal, nila Marcelo del Pilar, na sana ka magiging independent ng Pilipinas, federal system ng government natin. Kasi yun ang karamihan sa Europa. Nakumpisa ang modern federal form of government sa Switzerland, Germany. So, yun ang nangyari. Naging isikan tayo. Actually, nanalo tayo against Spain in 1898. Diba? Nagdeklara ng Philippine Independence sila Emilio Aguinaldo. June 12, 1898. Pero ano nangyari? Ang Amerika, bagong superpower. Dati kasi ang superpower sa Spain, Portugal, England. Pero noong 19th century, na-develop ng Amerika bilang superpower. Kailangan ng Amerika ng mga colonies. Ang ginawa ng Espanya, actually natalo natin sila si Miguel, pero dinaya tayo. Binenta tayo ng Spain sa Amerika. December 10, 1898. Imagine nyo, nag-declare na tayo ng independence.
June 12, 1898. 6 months after, binenta tayo ng Espanya sa Amerika. Halagang $10 million. Kasama ang Pilipinas, Guam, Puerto Rico, at Cuba. Kasi puro mga Spanish colonies yan. No? Binenta. So dapat, independent country na tayo. Magkaroon tayo tayo ngayon ng kalaban ang Amerika. Nagkaroon tayo ng Filipino-American War. 1898 hanggang 1907 yan tayo. Marami yung mga Filipino generals actually hindi sumuko. Ang recorded lang na pinakahuling sumuko, General Malbao. Pero actually marami pang Filipino hindi sumuko sa Amerika. So anong ginawa ng mga Amerika kung natalo tayo sa digmaan? Nag-impose sila ng government system sa atin. Alam niyo anong government system na nag-impose sa Amerika? Unitary system. Kasi gusto rin nila control. Pero kung titingnan niyo ang Amerika, federal form of government. No? California, Texas, New York, mga independent states yan. Tapos nag-union. Kaya katawag, United States of America. So titingnan natin yung kanina, Pilipinas, ang papa ng Pilipinas, mga Ilocano, mga Cordillera, mga Tagalog, mga Bicolano, Ilonggo, Visaya, Waray, Muslim, mga indigenous peoples, para tayo United States of, hindi ko lang matawag Pilipinas kasi sinakot tayo ng Espanya eh. Ang tawag actually sa Pilipinas siya kanon, Maharlika. Diba? So, Maharlika, yung term na yan, galing din yan sa India, Manili, Indian Manili. So kung titingnan yung history natin, dapat talaga federal form tayo. Kaya lang in-impose ng mga colonizers natin, ibang system na. So tingnan natin ano yung nangyari sa development ng Pilipinas. At bakit kayo nandito? Ha? More than 333 years after Spain. Dami mahirap ng Pilipino. Ang yumayaman, yun lang mga aristocrats, mga Espanyol at mga Pilipino na kulay na yung mangi, pero isig Espanyol. No? Tapos, pumasok sa Amerikano. 50 years tayo under Amerika. Ganun din. Ang maraming Pilipino mahirap. Ang yumayaman, yun lang na elite. Mga elite lang. Kasi sila ang pinapaaral nila. No? Lalo na pinapaaral sa States. So ang mentalidad ng Amerikano, pero kutis na lang Pinoy. Ang tawag sa kanila, brown Americans. Medyo yung term na brown Americans. So, binigyan tayo ng independence sa Amerika 1946 na dapat independent na tayo. Pero ano nangyari? 1946 hanggang 1972, ang pinakamaraming Pilipino may hirap pa rin. Ang mayayaman Pinoy, yun lang mga inipista, sila lang yung mayaman. Ano nangyari? Nagkaroon ng social Filipino Pilipinas, malapit na magka-revolusyon. Kaya nga nagdeklara si President Marcos ng Martial Law. Kasi malakas na himagsikan ng Communist Party of the Philippines noon, 1969 to 1972. No? Nakita nyo sa Manila, sa Cebu, sa Davao, araw-araw ng mga demonstrasyon ng mga estudyante. So walang nangyari ang Pilipinas. Ang tawag nga noon sa mga mayayaman, kung ma-recall mo yung history ng Pilipinas noon, lalo na mga members ng Kongreso, mga buhaya yan. Di ba? Kasi sila na ang karapat ng yaman ng Pilipinas. Matala ang karamihan sa atin, talagang mahihirap. Ano nangyari? Nag-martial law. Sa paniniwala, alam na di-develop ang Pilipinas ng isang martial law. Kasi sa buong Asia noon, halos masyado lahat. Taiwan, Korea, Singapore. Mayan ang mga
idea ng Amerika na para daw mag-develop, dapat martial law. Thailand, martial law. Singapore, Malaysia, puro lahat. Ano nangyari sa Pilipinas? 1972 hanggang 1986, parang wala din nangyari. Ang mahirap, nanatiling mahirap. Ang mga mayaman, sila pa rin ang mayaman. Nadagdagan pa ng crony ni Marcos. Talaga sila lang. Di ba? Sila-sila lang ang may-ari ng Pilipinas. Wala din nangyari. Karoon ang people power. Pagkita nyo, puro ganun tayo. History natin. Pagdating sa dulo, revolusyon, gera. Revolusyon, gera. Huh? O 1986, bago ang konstitusyon. Hanggang nung nakaraan ang eleksyon, 2016. Parang wala rin nangyari. Palit-palit na lang kung sino ang Pangulo sa Pilipinas. Pero ang mga policy nila, ganun pa rin. Iilan lang ang mayaman sa Pilipinas. Samantala, ang karamihan sa atin, mahirap at karamihan, katulad ninyo, napilitan maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Kahit mahirap ang ibang kultura, malayo ang pamilya, pero dahil walang opportunity sa ating bansa, napilitan. Mga 12 million na Filipinos outside. Kaya nung darating ang halalan, si then Mayor Duterte, hesitant naman talaga tumakbo. Kaya lang, kung titingnan nyo ang mga kakandidato noong 2016, parang ganun din. Walang pagbabago ang Pilipinas kung katakbo. Senator Marrojas, Senator Grace Po, Vice President Binay, Ping Lakso, mga Estrada, Gulliares, saya si Miriam Detenso, kaya lang, medyo ano na rin siya. Kaya talaga ang taong bayan, nakahanap ng bagong leader. Ang taong bayan, nakahanap ng pagbabago. Ito namang mga senior citizens natin, na nag-umpisa talaga ng kampanya ng pagbabago sa sistema ng gobyerno. Katulad ni dating mayor ng Cagayan Oro. Sino ang nagkakagayan yan? Si Chacha, nagkakagayan yan? Ruben Carlo. Nalampan niya yan ng federal system 1970s pa. Senator Daniel Limpel, founder ng PDP Lapan, nalampan niya yan ng federal system 1980-81 pa. At si Cebu Governor Lito Ospeña, yung promote. Remember nyo, tumakbo siya ang President 1992, ang kanyang platform from BP para magbigyan ng opportunity ang taga-provincia from BP provincia. Yun yun eh, from BP. So ito tatlo, medyo may edad-edad na. At wala na sila sa poder. They are no longer in power. Kinausap sila sa BP, then mayroon yung letter. Ngayon, pwede ba ikaw ang magdala ng kampanya ng federalism. Kasi kami matatanda na wala kami sa power. Ikaw, mayroon pa. At pwede ka pa ako ng presidente. Yun yung parang inggan-gan nila kay mayroon yung verte. Si mayroon niya ba? Sabi, hesitant na pala siya. Wala siya. Nalo. Sabi niya, pero kung magpagod din siya sa Pilipinas, mayroon ang Davao, pag nag-iikot-ikot, dahil darating ang halalan sa 2016, nakakahiya rin naman. Hindi naman epal si Mayor Duterte na iikot-ikot. Kailangan naroon siya dalawang platform. At yun nga ang naging platform. Paano ipaimaindi sa mga Pilipino ano ang federal form of government? Kaya na-organize namin itong dugpong federal government of the Philippines. Sa Davao City, tatlo lang kami ng imbisasa. Ako din ang national convenor, si dati ang barangay kapatid ni Celso Quiso, siya ang chairman natin. Siya ang barangay kapatid ng East, pinakamalaking barangay sa Davao City.
ang isang Muslim na Bethlehem ng Ako. Si Valdez po. Bethlehem siya sa Hi, hello. Filipinos ba yan? Kami katulad ako sa Hi, sa family ko. Federal folk program kasi mula pa 1980s pag umpisa na sa ibibilaba kasama na kami sa matutulaman ng federal folk program. At ako'y naging kasabi, member ako ng Citizens Movement of Federal Philippines noong 2003 nag-draft ng bagong constitution federal folk program. So nung umpisa na kami dito, so, nung si President Duterte nagkaroon ng listening tour, bago ang election campaign, listening tour, ako ang head ng mga sa listening tour. Medyo madilim po siya. Ayan, nasa pinakalikod na forum. Yes, marami po yung mga kasama natin, lalo-lalo na from OFW, GMP na Central Chapter, and then, of course, Federal, Hong Kong Federal po. Yes, yung mga t-shirt, ewan ko lang po, madali na po yung kasha. Kasi marami din po tao. Pero, pagbubuhok namin ang Hong Kong Federal, Kinono yung 4 basic principles of federal license. In 1 minute, ipinihan niya tao ang federal license. Number 1, power sharing. Ibig sabihin, ang power ng national government, pwede niya i-share sa regional government at sa local government. Ang pangalawa, resources sharing. Ibig sabihin, ano ang resources ng ating bansa? Tapos hindi mo yung taga-Manila lang, kung may hanggap ka, kung national government, dapat i-share. No? Ngayon kasi, under the local government code, 64 po. 60 goes to national sa Manila. 40 goes to all the provinces. Pasensya na po talaga, madilim po talaga kasi nasa loob po ng parang isang lang siya. 60% of the source to ang proposal natin, magkakalipan yan sa federal system. 88% dapat ang sa akin sa mababa. 20% sa akin sa akin. Ang pangatlong prinsipyo yun namin sa federal system, respect for all. Yung mga kapatid natin dito. Iba ang lingwahe sa isang boso. Iba ang boso sa Padidera. Iba ang religion ng mga Muslim. Iba ang lingwahe natin sa Ilonggo, Bisaya, Waray. We should respect everyone. Hindi pwede manood tayo ng television natin ngayon, puro Tagalog. Dominant masyado ang Tagalog. Manood ka ng sinin natin ng Tagalog. Ano nga yung taga-Cebu? Ang mga Cebuano gusto magkanta ng national anthem. Cebuano. Kinakanta nila sa Cebu. Ang ating pambansang angit, Bisaya. Diba? Kasi we have to respect. Ang pang-apat, ito yun yung naka-dulog ko. Economy. Development for all. Hindi pwede Manila lang, Cebu lang, Davao lang ang nag-develop. So, magtala ang probinsya. Kamigin din. O dito, nakita nyo, ang kasasa, 4 floors na. Mga skyway. Sa Manila, ganun din. Skyway, mga 4 floors na. Magtala sa probinsya natin. Walang kasasa, walang tulay. Puti. Diba? Depende po. So, para madali na lang itindihan ano yung apat na basic principle. Power sharing, resource sharing, respect for all, development for all. Tingnan nyo ang inisyal na. P-R-R-D. President Rudy Romualdo Duterte. Lapakan naman dyan. Madali lang naman natin. So, may intindihan na ganda ng tao. Alam nyo, nung 1980-81-82 lang na, bago ang kampanya ng federalism, 2% ng Pilipino ang nakakaintindi at sumusuporta ng federalism. 2%. Parang, kasi tingnan yung history na
kagad. Napupuposo mo talaga ang federal form of government. Biyak na ba ito? Constitution? 1907 Philippine Assembly, 1935 Constitution, 1971 Constitution, 1987 Constitution only. Malimitin ito yung propose change of government tayo, federal form. Kaya lang, natatalo tayo parang dahil hindi pa naiintindihan at hindi pa yakap ng naiintindihan. Pero yung 1916 election campaign, dahil ito yung matingkad na issue, 40% ng mga Pilipino na ang nakakaintindihan sumusuporta sa federal resources. Tama-tama niya kasi reflecting si President Duterte kasi 28-29% ng process. Kung sino sumusuporta kay President Duterte, sabihin, sumusuporta talaga sa federal resources. Ang problema natin ay ito, hindi tayo nag-alos ng sensiso ng 40%. Majority vote tayo, kailangan 51%. So kailangan sa darating ng sensiso, may panalo natin at pagbago ng sistema. So ano na ang nangyari? Nanalo na si President Duterte at ano pa, June 30, 2016. Sa una niya ni Sosa, noong July 2016, nabagyo pa niya ang federal resources. Noong December 10, 2016, nalagdaan ni President ng Executive Order No. 10. Pagbubo ng isang constituent, ng isang consultative committee para pag-aralan ang magna constitution. So, nakausap ko niyan si, kasi ako ang assigned niya, nakausap ko si former Supreme Court Justice Renard Bruno na siya ang nag-head before standard meeting para pag-aralan ang bagong constitution. So, natagalan sa President Duterte ng pagbubuo nito dahil iniisip niya dapat may members na sa galing sa NDF. Kasi wala tayong peace talks sa NDF sa mga komunista. Sana may representative ang mga bangsa ng mga loko dahil may peace talks sa sila tayo. Para kung ano ang magbuo ng bagong konstitusyon, no? Madali lang maisama kung ano ang nasa loob ng peace processes o mga peace exhibits. Pero natagalan na dahil may collapse ang ating peace process. Kaya si Presidente, nung 2 weeks ago na, binuo ang ating study group, headed by Supreme Court Justice, Reynald Bruno. Nanumpak sila, noon lang February 13. So, umpisa na sila ng trabaho. 19 members pa lang yan, supposed to be 25 members. 19 pa lang ang na nominate ni President. Ang kanilang plano is sa President Duterte ang bago constitution ng Pilipinas. Itatry ko po yung selfie. Itatry ko po yung selfie na light kasi mahirap po pag yung sa likod. Isasakit ito ngayon sa isang next year. Next year kasi naka-scheduled na yung ating election, mid-term election, May 2019. Election for Barangay or Senator? Senator, alahati ng Senator, Congressman, provincial, governors, mayors, and councilors. Councilors. Naka-scheduled na kasi yan. So, ang plano namin, isama ang plebiscito during the election. Para wala nang gastos. Hindi na tatakbo yung building yan. Tatakbo na after. Baka tumakbo na congressman, kaya matatalo. Ay, hindi ko matatalo na. Matatalo. Mga aso niyo, hindi matatalo. Anyway, yun ang ating timetable. Ang presidential study committee ay tatakbohin yung bagong constitution between now and July. Pagdating ng July to December, Constituent Assembly ng Congress,
at pag ma-approve, isubmit sa People's Plebiscite. So, kailangan natin more than 51%. Kasama kami po sa pag-vote niyan. Ha? Yung ating overseas voting system. Absence of voting system. So, pag ma-approve natin yan, magkakaroon tayo ngayon ng 3 years na panahaga, transition. From June 2019 hanggang June 2022. Si President Duterte, na-elect natin 2016, matatapos ang kanyang term, June 2022. So, tama-tama, si President Duterte ay magiging transition president. Siya ang magiging mag-supervise ng transition 2019 to 2022. Ang unang election ng federal form of government at ng mga officials nito gaganapin sa 2022 pa. 2022. So yung mga elect ng 2019, ituloy ko rin yung kanilang servisyo ng 2022 pa. So yun yung ating timetable. Mahalaga yung ating education information drive kasi nga, dapat hindi tayo matalo sa criticism. Yes. Nakakahiyan na matalo tayo sa criticism. Ang ating Pangulo ngayon, 83, 85, 87% approval rating, support rating, di ba? Trust rating. 83, 85, 87%. Nakakahiyan mo ito ang plebisito. Less than 50% na yun. Dapat pabutay tayo sa mga 80%. Bakit mahalaga rin na dapat mas marami ang bumoto sa bagong konstitusyon? Kasi mahirap i-implement ang pagbabago kung meron tayong oposisyon. Di ba? Kailangan talaga swasin tayo dyan para pag-implement natin mas mabilis, mas masino, no? At talagang makita natin ang pagbabago. Imagine na lang ninyo kung meron regional governments ang ating na regions. Mas marami na silang punto. No? Siguro makaabot ng times sa ating mga budget ng mga local governments at regional governments. Ha? Sarili na trabaho sa bayan. Precisely! Ganito kasi ang nangyari natin ng federal system. Meron kami tayong national government. Kaya lang, kukunti na lang kanilang papel sa national government. National Defense, isa lang ating Armed Forces of the Philippines. Foreign Affairs, isa lang tayo Pilipinas lang. Isa lang ating flag. Isa lang member sa United Nations, Pilipinas lang. Or sa Olympics, Pilipinas lang. Hindi pwede yung mga states magpadala ng kanya-kanya. Currency, isa sa Philippine peso man, hindi pwede ang Ilocos region lalabas ng dollar. O ang Bicol lalabas ng dinar. Hindi pwede. Peso, isa na yan. Costo, immigration, quarantine. Kasi that deals with goods and persons entering the country. Dapat isa na yan, malisin sa dinar. So yan na lang may iwan sa national government. Lahat ng mga responsibilities na ngayon ng development, nasa regions na. Economic development, educational development, agricultural development, social development. Mas malapit na ngayon sa tao ang ating development. Mas makakalala ang mga regions kung ano ang kanilang mga gagawin. Mas maganda. Di ba? Mas malapit na eh. For example, ibigay ko lang sa inyo example. Sa China, more than 1 billion ng tao, ano ang makakainin? Di ba? Ang ginawa ng China doon, division of war po talaga ito. Division of war. National government, responsible for rice production sa China. Ano ang ulanin? Bawat probinsya o region, kayo naman decide anong ulamin. Basta national government,
rice and this was in that. So for example, so is it good? Pwede banana. Negros, sugar, sugar. Kung ang kundinera, gulay, gulay. Diba? Hindi na sila madidivide ba yung kanilang attention. Tatanong pa ng rice, tatanong pa. Ang iba yung respiration, central resource. Mahusay sila sa poultry. O sa hap. Hindi po. Meron ba yung division of work? Nandito po si Sir Mario Sobelde. So mas mapabilis pa ang development natin. Makaka-offer pa na mas maraming trabaho na ang Pilipinas yan katulad ngayon. Si Sir Mario po yun yung send painter po natin dito. Ayan. I'm using the selfie kasi pag yung sa likod, sobra talaga madilim po. Sir Edward, okay. So makinig po muna tayo. So yun yung ating tinutulak na dapat na tunay na pagbabago. Marami naman sa election promises sa Presidente ngayon, tuloy-tuloy naman yan, kampanya against drugs, kampanya against corruption. Kaya lang, tagal na yan, talaga na proseso yan. Kailangan talaga na mag-unite ang tao na kaya para makita natin yung genuine, tunay at long-lasting change na pagbabago. Maraming salamat sa mga kababayan namin dito sa Taiwan, lalo dito sa Taipei. Sana maging partners tayo sa pagpapaalam sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga kapwa Pilipino dito, ano yung hangarin ng President Duterte na maisagsagawin ang ating history. Kaya nga binabang yung President Paratian, naiinip nyo, pakikinig nyo, pagpapatik President Duterte, sinasasabi yun. Historical injustice. Ito yun eh. Historical injustice. O hindi tayo sinako ng Espanyol at ng Amerikano. Malamang, ang Pilipinas, federal system, ay maulan. So, tuloy-tuloy sa sa ating mag-ipag-ugnayan na iba-ibang organizations. May tanas ng t-shirt. Yan yung kahapon sa Quezon City nag-launch ng rally in support of federalism. Ang tawag na din dyan yung I-Fed-Ibig ng bayan tungo sa pagbabago. Kasi Valentine's Assessi, Fed-Ibig, Valentine's. Anyway, marami ang dumalo dyan yung ibang grupo kasama yung grupong federal movement. Pagbalik namin ng Pilipinas, mabilis na yung mga pagkikilos natin dahil meron na yung Concom Study Group. Tapos by December, by July 10, ang Constitution Assembly, and then tuloy-tuloy ang kampanya sa Pilipinas. So malamang dito rin, marami rin ang dadalhin dito para tuloy-tuloy ang pagpanayan at education campaign natin sa federalism. So, thank you very much. Once again, in behalf of all of us from the Philippines, mas ka home, belated Valentine's Day, Chinese New Year, and advancing in Christmas. So, kakatapos lang po ng speech ni Sir Peter. This time po, ask natin ni Sir Edoy Arrieta. Sir Edoy, para po sa maikling ano mensahe para sa mga OFWs at syempre sa lahat ng Pilipino dito sa Taiwan. Ayan po yun. Hello, makinig po tayo. Yes, okay. Makinig po muna tayo ha. Nagla-live, sir. Well, morning. Thank you for inviting us up. And Gigi, Rohan, and the other officers. Ma'am Celine, and nakapagod kayo may isa-isa. Salamat sa lahat. At anyway, yan po si Madam Celine. I'm glad na DDS Taiwan, ano? Nagustuhan nila na makinig po muna tayo kay Sir Edoy. As you
heard din ang Sir Fid, ano, kailangan talaga natin ng mag-change ng government form or system. Kasi nabulok na talaga yung sistema natin, yung unitary. Naging source na talaga ng corruption na lahat ng everything. Throughout the years, sabi nga, pasa-pasa na, no? Kung sino malakas, sino mayaman, sino may pera, yun na lang, di ba? Okay lang sana kung may mayaman at may pera, eh, matino, di ba? Eh, 85% parang kami matino, eh. Parang konti lang yung mga politiko na medyo matino sa ating bansa. It's because of power, greed, ano, no? Money, ano, no? Kaya sabi nga, di ba, sa Bible, money is the root cause of all evil. So, dapat hindi natin gawin talaga yun. Kailangan natin ng pera, pero dapat sa pangailangan, hindi sa ano, kapritsyo ng buhay o ito. Kasi pag gano'n, maliligaw tayo. Kaya gano'n sa form of government, yung unitary talaga yung hindi maganda para sa atin. Una-una, diverse ang ano natin, culture natin, iba-iba tayo. Hindi naman from mula pare hanggang dulo eh, isa lang ang salita natin, iba-iba. Pangit na isa, Ilocano, Tagalog, Pampanga, Tulano, may Waray, Bisaya, may mga Ilonggo. So, talagang ito talaga yung angkop, ano? Pinaka-angkop para sa atin. Sa ating bansa. Anyway, we are here to establish the chapter, no, for the Taiwan, Hukbong Federal Movement Taiwan chapter. So, I brought along with me, as I just attended nila ni nung federalism sa mga t-shirts, dito na yung membership, certificate of membership, as para kayo yung pinaka-honorary member first of that, mga officers, certificates. Ang gawin natin ang certificate siguro, dito sila lahat. Kasi okay po sila yung pangroon, distribute na natin na ngayon na ba? Or after? So kamaya, no? After na lang kasi ano ba ang next? Kasi kung gawin na natin later kasi ngayon na diretso na lang? Diretso na lang? Ay, oo, kasi mayroon iba pala magsisipa. So siguro gawin muna natin para iba kung gusto mag-eat and run. Kasi gano'n ang mag-alala ko ng film. It's a day even pala. Kasi kung magagawin iba kung susimba, tama. So gawin na lang natin, sir. Distribute namin ang t-shirt para masuot sila ang t-shirt. Tapos mag-take-in ng mga members at lahat ng research mga case naman tayo. Tabi ka dito, sana yun. Yung t-shirt yun ang basihan kung paano tayo ma-exercise. Sabi ni Sir Fid, full large ang dala. Ako, XL lang ko yun. Sa mga lalaki, okay lang macho sa tingin. Anyway, ganun kasi sa mga ano. Okay, okay. So, mag-training ang mga distribute natin at mag-distribute natin. Thank you, bro. Thank you, sir. Morning po ulit sa lahat. And maraming salamat po sa pagdalo sa presentation siya natin ngayon. Special siya po sa ating sisa, Sir Peter, and Sir Andrew. And of course, sa organizers, sila Sinzin, at sa lahat po, si Ma'am Chini, si Lala, Sir Michael, and Ma'am Suzanne, at sa lahat po ng nandito ngayon, Ma'am Verbali. And I hope po, marami po tayo matutunan sa sinabi ni Sir Peter, and umaasa din po ako na lahat po tayo ng lula. So, what Sir Edward mentioned, na bulok lang yung sistema natin, which is totoo po. So, hindi lang yung siya bulok, may kalawang na po talaga siya. So, hindi lang po isang ano lang ng government ang kailangan palitan. So, over
away sa sistema ng gobyerno natin kayo. So yun po, hihingi ko lang yung ngayon, suporta po natin lahat. So umaasa po ako na lahat po tayo dito ay pareho na layunin na mabago po yung sistema. So kailangan po natin suporta ng bawat isa, hindi lang po isang tao na dalawa, tatlo. Kailangan po na talagang maraming kamay. So yun lang po. Bago po natin i-distribute po natin yung certificate at yung t-shirts from Sir Peter at Edway, palapakin mo po dyan. Sa totoo po kayo sa atin, Sir Alex, na meron po tayo t-shirts. And magpasensyahan po natin yun na kung hindi po siya kasya para sa atin lahat. Kasi ang dami po natin ngayon, maraming salamat po, palapakin mo dyan. Okay, so, Sir Peter at Sir Edoy, bago po natin ibigay yung certificates and documents, meron pong konting pasasalamat yung United DDS Taiwan. United DDS Taiwan, kay Sir Peter, Sir Peter, sa'yo, Sir Peter, ako si Edoy, gano'n. Hindi po na tayo, sir. Maraming salamat. Paano ba? Edoy at Sir Peter. Yes, so, awarded by lahat ng Filipino squad dito sa Taiwan. Ayun. Palapakan po na. Pero po kayo po na. By the way, mga yung family picture. Ang tabis ng Taipei. Pero hindi ko lang pagkain ba? Hindi na pagkain pa sa akin.
Yes, appointment naman, meron din tayo ng list list ng ating initial officers. No? Ito na lang, pwede lang din mag-award. Sige. The following are group by appointment in the Taiwan chapter. Kuya, sa certificates. Upong federal government of the Philippines. So, wala pa po siyang perma. Hindi pa natapos. Tatapusin po muna. Is recognized by the Office of the President. Meron tayong accreditation with the Department of Interior and Local Government. At partner tayo ng Local Government Academy sa at pagbibigay ng mga forum and orientation sa mga local governments. Accredited ang Federal Government of the Philippines. So, pero ano tayo? Non-government tayo. Hindi tayo talaga under the office. Recognized na tayo ng Office of the President. Pero tayo memorandum of agreement with BILG Local Government Academy. So ito ang kanilang welcome and congratulations to the appointment of our chapter president of Taiwan. Rowan! Go! Jocelyn Guzman, Vice President. Michael C., our treasurer. Si Michael na yung sumama sa asa ng kumain na ng hat-hat. And Zan C. as our Suzanne C. as our secretary. And just raise your right hands. And we request everyone to rise to witness the hot thinking of our Taiwan chapter officials. I state your name. You solemnly swear to I state your name and your position. You solemnly swear to abide by the Constitution and bylaws of the Hukbong Federal Movement of the Philippines. To do my utmost best. To promote federal system. To promote federal system among our Filipino community here in Taiwan. Among all the Filipino community here in Taiwan. To do my best. Voluntarily. Without mental reservation. For purpose motivation. So help me God. Congratulations. Babasahin din po natin yung merong certificates and then you just claim the certificate po mamaya ha kasi pipirmahin pa kasi tinakbuhan ni Sir Peter yung David. Tumakbo siya kasi sobrang sarap lang siya po yun. So unahin po natin, congratulations, certificate of membership 2. Roan Gontag. Thank you. Michael C. Rolando Mahina. Imendo Gole. Yay! 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 Yay!
Christian Munoz or Munoz? Yes. Munoz. Okay. Dante Malaki. Malaki talaga. Ay, in behalf of OFWGMA GME Central Chapter, yung admin po nila, si Madam Celine, just raise his mind. And shout-out po natin. Yay! And actor po talaga. And yours truly, si Chini Ma, ako po yun. And of course, si Madam Suzanne, si Suzanne. And lahat po lang nandito ngayon, maraming salamat Sir Edoy. Palakpakan po natin Sir Edoy at saka Sir Peter. Kasi you will see how much they prepared for us. Kasi alam nila na talagang meron po at meron talagang nagdadating. So lahat po, wala po yung pangalan. Nasulat natin yung pangalan natin. And it has the same amount of pagpapahalaga. Yes. Okay, again, maraming salamat po. And I think we have to continue the program, right? Post natin. Hindi po ba mag-sustain? Okay po, let's continue to our program. Punta naman tayo sa Gift of Flowers for the singing of Mr. Yerski Pupahan. Eat flowers. Send flowers. I have to go. So, medyo okay na po kami. And arrange ko na po yung picture taking namin po. So, maraming salamat for watching. Please share our video. And I'm from here.
Okay, mga kaibigan. This time po, natapos na po yung orientation at saka yung event ng Hugpong Federal. Habang kumakain po yung mga kapatid natin, so ilalive ko na lang po kasi mahirap mag-selfie isa-isa para wala talagang ma-miss, diba? So lahat kasama na po lahat. Okay, unahin ko na si Sir Edoy. Hello, where are you from? Sir Edoy? Taga-Davao po. Ah, from Davao. Okay. Hello sa mga taga-Davao dyan. And then this time, ikot po ako. Okay, yan po yung president natin sa Hugpong Federal. Hello po. Yes, hello. Taga saan nga po kayo, Madam Roan? Bacolod. From Bacolod. Yes, okay. Mag-hi po sa mga taga-Bacolod. And syempre, yung isang mabait nating guest. Sorry. Ayan. Sir Peter, ayan, mag-hi lang po kayo, tagasan po kayo. Hello. Greetings, galing sa Davao. Parang tagasan challenge eh, ayan. updated siya. Tagasaan. Okay, kuya, ayan, tagasaan po kayo. Marinduque, yay! Parang tagasan challenge po ito, okay. So, ikot-ikot po tayo. Ayan, isa-isa po ha, isa-isa. Ano, tagasan po kayo ate? Hi, hello sa taga Mindoro. Mindoro, hi Mindoro. Ayan, and si ate, tagasan po tayo ate? Sa Surigao del Sur po, Surigao. Pero taga, nasa Cavite na po kami. Yes, taga Surigao at saka taga Cavite. Hello po sa inyong lahat. Iisa-isahin ko na talaga kasi mahirap ang picture sa live na. Diba? Isa-isa para walang maiwan. Hello sa taga Cebu, sa Toledo, sa Bulacan, sa Marilao. Sorry, kakakain ko lang po ng masarap na pata at saka nanginggit eh. Ayo po sa taga Cebu, sa Bulacan, yes, proud sa Cebuana, sa Lutupan, yes, sa Binjawangse, sa Puog, sa family ko, sa mama ko, sa Marilao, Bulacan. Yan, okay. Kay Mark Joseph, kay Ken, kay Jan Paul. Hello po, Madam Ligaya, Austria, Ken, Jan Paul, Ken. I miss you. Yan, thank you. Ayan, meron pa po tayong isang madam dito. Madam, tagasan po kayo. Taga Bulacan po, San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa mga taga Bulacan. Yan po yung pinaka-sexy at pinaka-magandang host natin today. Si ano po, yung sa Mindanao po, yung lola ko po, si ano, hello, si lola po, hi, bye-bye. Yes. Hello po, tsaka yun sa ano po, yung sarba yun? Sa San Jose del Monte, Bulacan po lahat po. Hello po, ante. Sa mama ko po, sa mga kids dyan. Hello. Hello. Salamat. Then, hello, Madam Wendy. Hello. Shout out po sa inyo. Ayan, shout Chinihuang out po. Paad. Ayan. Shout out po sa Marilao, Bulacan, sa family ko. Ayan. Sa Ibayo, Marilao, Bulacan. Okay. Oh, yes. Sasabihin ko po, Madam Ligaya. Regress po kayo. Ayan. Meron pa po tayo tagasan challenge. Kuya, tagasan po kayo sa atin. Hello, sa taga Marinduque dyan. Marinduque, yay! Marinduque. Ayan, si Kuya. Taga saan po kayo, Kuya? Musta sa mga taga Palawan. Taga Palawan, oh. Ang ganda sa Palawan. Ayan. Kuya. Bicol. Taga Bicol. Ayan, hi sa Bicol. Okay, diba? Ang dami po natin mga kapatid. Ayan, okay. Si Kuya, yung nagbigay ng pata sa akin. Kuya, taga saan ka, Kuya? Taga Palawan. Palawan, ayun. Uy, Kuya, wala pa ka, Kuya. Tagasan po kayo, Kuya. Sibuyan, Romblon. Oh, hello sa mga taga Romblon. Hello, ayun. Ayan, ay, si Madam Celine. Hello, kain po tayo lahat. Hello po yung taga-tagay ni Oro. Sa lahat po ng mga taga-DDS, OFW Global Movement Empowerment Taiwan, Central Taipei Chapter, at saka sa buong mundo ng ganda ni Madam Celine ngayon. Okay. Ayan. Meron pa po tayo dito. Madam, tagasan po tayo. Iloilo. Ay, si Madam Roan is from Iloilo. Palawan dito, dun, sino ko yung Palawan din? Cebu. Yes, Duterte and Cebu. Yes, I'm from Cebu, proud Cebuana. Hi, hello po sa lahat. Yes,
kumusta? Kumusta ko nooy? Tubo mo diha, mga taga Cebu, mga Bisaya diha. Kumusta mo? Tutarte kita. Yes, very good. Federalism ka mo, kuya. Yes, okay. So, sino pang hindi pa nag-rate? Ayan, yung pinakamagandang sa United Union of Filipinos. Dito, madam. Ayan, sobrang liwanag. Ano mag-hi. Greetings na po. Hi! Taga San ka? Happy Balintong. Taga San ka, ate? Taga Mindanao. Mindanao, hi! North Cotabato. North Cotabato. Ayan. From, ano yan? DDS Talk, yun sa United Filipino Union. United Filipino Workers in Taiwan. Lagi ko yung, lagi ako nabubulol dyan. Sorry. And then, isa-isahin ko. Madam, ikaw po muna. Taga-san po kayo. Taga-Isabela po, madam. Isabela. Okay. Sa mga taga-Isabela dyan. Okay. Meron pa po isa yan, madam. Taga-san po kayo. Never Biscaya, but I'm residing with my husband in Pampanga. Hello, everybody. Proud to be Pinoy. Duterte tayo. Yes, Duterte. Yes. Diba? Ang dami. Buong Pilipinas po kami dito. Meron pa tayo isang madam. Ayan. Walang maiiwan. Lahat po meron. Ayan. Madam? Hello. Say hi. Romblon po. Romblon. Okay. Hello sa mga taga Romblon. Hello po. Ayan. Thank you. Meron pa. Ah, Lord. Muntik na po ako nadapa. Okay. Madam, taga-san po kayo? Northern Samar. Hello. Ah, oh, Northern Samar. Hello sa mga Samar. Ayan. Hello. Okay. Yes. Sino pa yung hindi ko na hi? Hello, hi. Hi. Yes. And then, Kuya Mike, taga-send po kayo. Challenge. Bacolod. Ayan. Dapat sayo. Dapat sayo. Kasi taga-send challenge. Updated po kasi ako kaya alam ko yung taga-send ka challenge. Ayan. Madam, taga-send po tayo. Taga dito. Ayan, taga dito sa disco. Hala. Taga dito sa disco, ha? Oh, sige, mag-hi na lang po kayo. Hi. Ayaw niyo sabihin na. Ayan po, isang madam. Ayan, okay. Di ba po, ang dami po natin mga sisters and brothers dito. Uy, si Madam Suzanne, hindi ka pwedeng umalis kasi may taga-send challenge. Meron tayong taga officer po siya ng Hugpong Federal. Madam Suzanne, aliwanag po. Ayan, nakita niyo yung kaganaan. Madam, taga-send po kayo. Bacolod. Kaya pala ang taga-send ng smile. Dapat sasayo na taga-send. Hindi. Naloko lang po. Taga-san lang po. Taga-saan. Sino pa po yung wala? Si Baby, mag-hi na lang. Hi. Just say hi, Baby. Yan. Napakagandang Baby. Happy young Baby. Yes. Yan po yung pinaka-bata namin ngayon. So, this time po, greetings na po ha. Tapos na po tayo sa seryoso. Greetings naman. Ay, part 2. Ayan. Madam. Taga-send challenge po. Taga-send po kayo. Cotabato. Yan. From Cotabato. Ba? Magkapatid kami. Partner. Magkapatid kayo? Really? Magkapatid kami. Sure. Niloloko ako. Magkapatid daw. Oh. Magkamukha ba? Niloloko. Ah, kaya pala, may nahanap ako magkapatid. Kasi ako yung gusto ko man ha? Taka, matatawa ako. Kaya kasi, mga kababayan, sa pag-iikot-ikot ko pa kanina, nawawala po pala yung kapatid niya. Ngayon po, nahanap ko po. Sa taga-saan challenge, nahanap ko po yung kapatid niya. Yes, nahanap agad. Ayan, so andan, wow, may nag-wow. And actually po, ito po yung napaka-special announcement kasi magkapatid po kami tatlo. Nagkita-kita po kami dito, hindi namin namalayan. Dahil sa federalismo po, nagkasama-sama po kami dito lahat. Mabuhay! Na-joke lang po yun ha. Okay. Tapos na po yung... Tapos na po yung seryoso. So, greetings naman po muna. Okay. Ay, si Kuya. Sali natin si Kuya. Kuya,
Mag-hi po tayo sa lahat, kuya. Ayan, hello. Hello. Taga saan challenge, kuya? Taga saan ka? Ako po ay taga Fugao, Baguio City. Baguio City, yay. So, ang lamig ngayon sa Baguio, kuya. Cordillera. Yes. Taga saan challenge? Sasayaw daw po, kuya. Taga saan challenge? Sasayaw daw po. Taga saan challenge. Di ba po, uso po yan sa atin, taga saan ka tasasayaw. Ayan. Thank you, kuya. Hi, hello po. Ayan. So, natapos ko na po lahat. Wala na po ako naiwan na kapatid natin. So, bago po ako magbabay, Sir Edoy, may nag-hi po sa inyong dalawa. Ligaya po. Kilala niyo po ba si Ligaya? Ma'am Ligaya, siya ang Hong Kong natin. Ay, yun nga pala. Sa Hong Kong, si Ligaya. Sa Taiwan, eh, si Chini at si Rohan. Diba? Ayan, yes, thank ayan. Thank you sa pag-support ninyo ha, sa federalism. Ha. Yes. Oh, DDS UK watching. Si Ate Ma'am Emily. Emily. Hello, yes. Ma'am Emily. Hello po. Ayan. Nabusog po ba daw kayo? Busog. Salamat. Yes. Marami pagkain. Pagkain Pinoy. Yes. Thank you so much, DDS Taiwan. Maraming salamat po. Oo nga po eh. Ayan, so, mga kapatid, I have to say goodbye na po. Wala na po akong naiwan kanina. Lahat po na-hi ko na. Pati si Sir Peter, sinali ko na sa hi talaga. At saka si Sir Edo. Ayan. Okay. So, maraming salamat po sa ating lahat. Federalism. Let's support federalism. Ayan. Okay. Bye-bye po sa inyo lahat. Paalam.